Anong gagamba ang nasa buhol ng puno? Parang kakaiba yata yun, mga kasong. Puno na may bukol? Pero bago kayo malito, at kung bago ka pa lang sa aking channel, Nakasunggab TV, ay huwag mong kalimutan na mag-subscribe. Click mo na rin yung notification bell. Like and share, mga kasong, at mag-comment ka na lang sa ibaba kada may mapupuna ka sa ating episode na ito. Shoutouts nga pala kay Kabotogs TV dahil noong mga panahong yan ay kasama ko siya sa pag-hunt. Suportahan din natin yon, mga kasong. Isang malupit na vlogger na ngayon ay nasa Mindoro, mga kasunggab. So may nakita tayong sapot sa pagkita ng dalawang puno. Andyan lang yan, hanapin natin ang gagamba. At ayun, napakabilis ng pangyayari, mga kasunggab. Isa pong marka uno ang ating nakita dito sa putol na sanga ng puno. Ayan o, nakasiksik siya dyan. Napakagandang gagamba naman po. Siyempre, buhay naman o, kailangan magandang gagamba palagi ang iyahain ko para sa inyo. At isa lang ang sinisigurado ni Kuya Kasong na ang marka unong ito ay shoot po sa ating pitakan dahil bibihira lang po tayo makahuli ng mga rare spider kagaya nito, mga paru-paru G. Ayun, isa rin po yun sa mga rare. At itong marka uno at yung mga talaan yun, malulupit na gagamba po yun, mga kasong. Ayan, napakalawak po ng ating spot at nakakatuwang isipin na marami po tayong sapot na makikita dyan sa tulong na rin po ng sikat ng Haring Araw. At ito, isang sapot na makapal ang nakita natin. At ayun, ang bilis nagpakita ng gagamba. Subalit malayo pa lang, alam po na mayroong diferensya, mga kasong. Ang kanyang galamay sa bandang unahan ay kulang po ng isa. Ayan, titigan niyong maigi, mga kasunggab. Napunan niyo ba yun, mga kasong? Talagang kulang po talaga ng isang galamay. Napakatikas pa naman ng tigrihang ito na nahuli ko sa punong yan. Mag-comment na lang kayo kung anong tawag sa punong yan sa inyong lugar dahil hindi ko po talaga alam. Ngunit may magandang balita tayo, mga kasunggab. Kung may nakita tayo doon kanina gagamba na kulang ang galamay, dito sa bandang ilalim ay may sapot po tayong nakita na buo pa. At ito, bubuklatin na natin. Panigurado, nandito yung gagamba nito. Tigrihan din, mga kasong, kakulay lang ng isa kanina, ngunit mas maliit po ito ng bahagya, ngunit ang malupit doon ay kumpleto po sa pagkakataong ito ang galamay ng gagambang nakuha natin. Ayan, sipatin nyo, mga kasong. At ayun, medyo nagtagal na tayo sa isang to, mga kasunggab. Sa makatwid, tayo po ay nakatatlong gagamba ng nakahagilap na tayo ng tatlong gagamba, mga kasung. Yung una, yung marka uno at dalawang tigrihan po. At ito, panibagong sapot yata ang ating nakuha dito o nakita sa may ilalim ulit ng parehong puno. Tignan natin kung may gagamba. Ayun, nalaglagan dahon. Tignan na, ay eto, sigurado na to, gagamba na naman nga, mga kasung. Ayun, oh. Ayun oh, focus mo ng maganda, kasong. Ayun, isa pong pula-pusod ang nagpakita, mga kasunggab. Maliit pa po ito sa aking pagkakakilatis, pero buksan natin maigi. Ayun, maliit pa nga, mga kasunggab, pero maganda ang kanyang marking sa likuran. Pwede rin po natin kuhanin ang mga ganitong klaseng gagamba. Comment kayo sa iba ba, mga kasong, kung mas kursunadan nyo ba ang mga pula-pusod kumpara sa mga gagambang pan-derby. Dahil yung iba po talaga ay mas na nagagandahan po sa pattern ng mga pula-pusod kontra sa mga gagambang pan-derby. Ayan, pang-apat na gagamba para sa araw na ito, isa po nga pula-pusod na kulay abuhan. Pang-limang sapot, andito po tayo sa bagong tabas lang na halaman. Ayan, puno po yan ng balite, mga kasong, kaya lang mababa pa. Nakita ko ang sapot dahil sa tulong na rin nung bulaklak ang damo yun na nakayoko. Hanapin natin ang gagamba nito. Pahinga ngayon tayo sa tigrihan, mga kasunggab, dahil lang nakita natin sa limang pagkakataon ay isa pong color
color orange, mga kasunggab, isa pong gagambang kahel. At napakatindi ng galamay nito, matutulis. At ang matutulis na galamay na mahahaba ay isa pong indikasyon na ang isang gagamba ay grabe po pumiga sa pakikipaglaban. Kinuha na natin, tignan natin ang mas malapitan nang lalo nating makita ang itsura ng gagambang ito. Natapos na nga po tayo, mga kasong, sa ating panglimang gagamba na kung saan ito po ay kulay orange. Pang-anim na gagamba namang hanapin natin dito. So, sama-sama nating talasan ang ating mga paningin nang makita natin ang ika-anim na gagambang ito. Dahil balita ko ay mahirap daw pong makita. So, nakikita nyo ba sa footage na yan yung gagamba? Ayun, itinuro ko na, mga kasong. Isa pong gagamba na isang beses ko lang nahuli sa aking paghahanap ng gagamba sa buong experience ko sa paghahanap ng gagamba. At ito po yung gagambang yan. Ang gagambang ito ay tinutukoy ko, tinatawag kong gagambang apa. Dahil ang kanyang likuran ay animoy korting apa, mga kasong, ice cream na lang ang kulang. Subalit ang gagambang to ay maliit lamang. Nung nakita namin to ni Kabotogs TV, pasuportahan po natin yan, ay talaga kami namang ha, dahil napakaganda po ng gagambang ito. Ayan po siya, mga kasong, oh. Tignan nyo mamaya, papagapangin natin ang makita ninyo. Nakuha na po natin yung gagambang apa, mga kasong. Ito po yung nasa kaliwang kamay na natin. Ayan, pagapangin natin. Ayan o, mga kulit po ang gagambang to. Napakaliit lang niya, mga kasong. Pero tignan nyo naman, parang tayo'y nahihirapan sa pagbuhat ng kanyang likuran, no, mga kasongga. Bukod napakabigat po. Subalit hindi po talaga natin matatawaran ang ganda ng gagambang ito. At alam ko ngang iilan sa inyo, o karamihan halos, mga kasong, ay ngayon pa lang nakita ang ganitong klaseng gagamba. So comment kayo sa ibaba kung kayo ba sa inyong lugar ay madalas nakakita ng ganung gagamba. At ito na po, dito na po papasok ang pinaka-highlights ng ating episode para sa araw na ito, na kung saan makikita na po natin kung anong klaseng gagamba nga ba ang makikita natin dyan sa bukol ng puno. Talagang literal na bukol ng puno. Hanapin natin to. Kita nyo ba yon, mga kasong, napakakapal talaga ng sapot at talagang iisipin ko na ang gagamba ay nasa ilalim dahil doon na yung dinulo ng sapot ng gagamba. At ayun, nakita ko na, mga kasong, kita nyo ba kung gaano kaganda yon? Isa pong panderby na tigrihan na may pagkaabuhan. Napakagandang gagamba talaga, mga kasong, at napakalaki po niyan. Kaya hindi ko po agad kinuha, ipapakita ko kay Kabotogs TV kung gaano kaganda ang gagambang nakuha ko dito o nakita ko sa ilalim ng bukol ng puno. Ayoko munang gambalain dahil gusto ko rin na makita to ni Kabotogs TV. So ayun, hanggang dito na lang po ang ating episode para sa araw na ito. Sana po yung nag-enjoy kayo sa aming pinakitang paghahanap ng gagamba. Hanggang dito na lang ang inyong lingkod at si Kabotogs TV. Hanggang sa muli, mga kasong, paalam!